Coach Timcon mga bro, hindi nagustuhan ang ginawa ni Sistand at Meralco Bolts nagulat kay Ralco. Yan mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So napaka-intense nga ng naging laban ng Meralco Bolts at Barangay Hinebra sa Game 1 mga bro. As expected, magiging physical talaga ang series na ito dahil kay Cliff Hodge. Muntik na nga magkasuntukan itong si Cliff Hodge at Sydney Onoberry mga bro. Mabuti na lang at naawat naman agad. Dikit nga lang ang laban sa first half mga bro kahit napakainit ng shooting ni Ralco beyond the arc. Sa second half naman, dito na nga mas naging pukpukan ang laban dahil nakapag-adjust na nga itong Meralco Bolts at nag-takeover mode na si Chris Newsom. Pero sa bandang dulo nga mga bro ay nag-takeover na din itong dalawang shooter ng Barangay Hinebra na si Stanley Pringle at Ralco. Hindi na nga makapaniwala ang Meralco sa shooting ni Ralco matapos itong bumitaw ng 6 na 3, scoring 18 points mga bro. Siya nga ang second leading scorer na pinangunahan ng kanilang best player of the game na si Stanley Pringle. May 22 points nga ito kabilang ang kanyang tatlong 3. Biglang angat nga ang laro ni Stanley Pringle dito sa Game 1 matapos ang kanyang low scoring average noong ilims. Nahirapan nga ang Meralco na pigilan itong si Stanley Pringle. Sa kabilang banda naman mga bro, Coach Timcon hindi nagustuhan ang ginawa ni Sistand. Simula pa lang ng laban mga bro, dinumina na nga ni Sistand ang painted area ng Meralco Bolts. No match nga kay Sistand ang mga big man ng Meralco Bolts dahil kinakain lang nito ang kanilang depensa. Nagkapisikalan nga sa early minutes mga bro kung saan tumba nga itong si Sydney Onoberry matapos masapul ni Raymond Almasan sa mukha. Pero noong nireply nga mga bro, sobrang nipis nga ng pagkakatama at hinaluan lang ni Sydney Onoberry ng arte. Mabuti na lang at hindi ito tinawagan ng technical dahil klarong-klaro naman na flop lang talaga. Bumawi din ng flop itong si Cliff Hodge pero hindi nga buminta sa referee kaya muntik na silang magkasuntukan ni Sydney Onoberry. Hindi lang yun mga bro dahil nag-flop din itong si Sistand sa depensa ni Brandon Bates. Pati nga bench ng Meralco Bolts ay napareact sa nangyari pero buminta nga ang flop ni Sistand kaya natawagan ng foul si Bates. Pero hindi nga nagustuhan ni Coach Timcon ang flop ni Sistand at Sydney Onoberry mga bro dahil posible nga silang matechnical kapag nahuli ng referee. Ayaw nga ni Coach Timcon na masanay ang kanyang mga player sa pag-flop dahil nakakasira nga ito ng laro. Kapag hindi binili ng referee, siguradong iwan nga sa depensa. Malaking impact pa naman itong si Sistand sa opensa ng Barangay Hinebra pero nakapagtala lamang ito ng 14 points. Ito na siguro ang kanyang pinakamababang scoring output ngayong conference. Kayo mga bro, ano masasabi niyo tungkol dito?